Ang pag-uusapan natin ngayon dun sa mga nagre-request ng CDI ng Raider J tsaka Suzuki, ito na po yon. Suzuki Smash Raider J CDI Wiring Function and Diagram. So, kunting clarification lang mga bro, magbibigay lang ako ng kunting advice. Kasi kung nakikita nyo, 5 pins na CDI. Iyan yung mga wires. Nag-drawing na ako para mas maikli lang yung video natin. Ngayon, hindi ito mga bro yung smash na 115. Kasi kung alam nyo, mayroon tayong smash na 115, ang CDI po nun ay 8 pins. So, 8 wire ang dumadali sa kanya. So, dito sa smash na ito mga bro ay 5 pins lang. So, ayan, umpisahan na natin. Suzuki Smash Raider J CDI Wiring Function in Diagram. Kung mapapansin nyo mga bro, ito yung ating drawing ng CDI. Pagpasinsahan nyo na kung napapagitan kayo. At mayroong 6 na terminal yung CDI. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngayon mga bro, yung sa baba, naka-disable yan. So, ibig sabihin walang wire na papunta sa motor. Pero meron siyang pin, pero hindi siya ginagamit. Kaya nga naka-disable. Yung kulay, yan nilagyan ko ng AKS para hindi na AKS. Para hindi na tayo magkamali. So, umpisaan agad natin mga bro. Dito muna tayo sa wire na ito. So ito mga bro, ito po ay papunta ng accessory wire. So lagyan natin ng color coding para hindi kayo malito. Ang kulay po nito mga bro ay kulay orange. Ayan, maliwanag mga bro ha. Napakadali lang naman nito kasi 5 wire lang, hindi kayo malilito. So, tapos na tayo dito sa part na ito, kulay orange. Ayan, isunod natin yung nasa taas niya mga bro. Ang nasa taas niya po na yan, ayan, ang kulay po niyan ay white blue. Maliwanag mga bro. Yang white blue naman na yan mga bro, yan po ay papunta ng ignition coil. Yan, papunta siya ng ignition coil. Ayan, maliwanag mga bro ha. Tapos na tayo dito sa dalawang wire na yan, yung orange tsaka yung white blue. Dito naman tayo sa gitna mga bro. Ito, kung nakikita nyo, ayan. So, yan naman po yung ating ground or negative. So, ang kulay po nyan, black-white, mga bro. Yan. Okay, mga bro. Diba, napakadali lang. Tapos, mga bro, ito naman, yung wire na ito. So, ayan po ay papunta ng pulser. Actually, yan dalawang wire na yan, mga bro, papunta ng pulser yan. So, magtatanong na naman kayo, bakit dalawa yung pulser? Kasi mga bro, yung isa dyan is negative terminal dito. No? So, ang kulay po nito mga bro ay blue-yellow. Yan. Blue-yellow. Tapos, itong isa, green-white. Green-white. Okay, mga bro? So, blue-yellow tsaka green-white. So, pareha sila papunta ng pulser. Papunta sila ng pulser or trigger na tinatawag. Or pick up. Yan yung mga tawag nila dyan, mga term nila dyan ha. So, ayan mga bro, kung nakita kanyo, napakadali lang no. So, meron tayo ditong blue-yellow, green-white, papunta ng pulser. Yung black-white, para hindi kayo magkamali mga bro, pag nakakita kayo ng black-white, at kung hindi nyo pa napanood yung tutorial natin patungkol sa mga color coding, wiring, diagram ng bawat motor, nandun yung Yamaha, Honda, Suzuki, ano pa ba, yung mga Rossi, Motorstar, yung lahat ng mga chain na bike dyan. So, meron akong video nyan mga bro kung ano ba yung mga color coding nila. At doon, naituro ko na kung anong color coding ng ground. So, lahat ng mga Suzuki users dyan, yung black-white, yan po yung inyong groundings. Tapos, yung orange naman mga bro, kung nakikita nyo, yan naman yung accessory wire. So, take note mga bro, pagwas na sa CDI, mayroon siyang 12 volts na galing accessory wire. Automatic mga bro na yung CDI nyo is DC operated or battery drive. Laging ganun yan mga bro. Kasi pag AC drive kayo, mayroon siyang primary coil na nakatap sa stator. So sa pagkakataon na ito mga bro, yung CDI ng Suzuki Smash is 12 volts. Ito mga bro, galing kasi yan ng battery. Dadaan muna siya sa fuse, dadaan muna siya sa ignition switch. Paglabas doon sa ignition switch, so ang tawag dyan ng karamihan, accessory wire. Kasi doon nakatap yung mga accessory ng motor. So, take note mga bro, positive supply galing ng battery yan. Ang color coding naman yan is orange. Yan yung accessory wire ng mga Suzuki kadalasan. So, ayan, ulitin ko mga bro.
Maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating channel. At sana huwag kayo magsawa, mga bro. So hanggang dito lang. Ride safe at maraming salamat sa panonood.